sa aming baby. Bibisitahin namin dahil ay ngayon ay 8th anniversary po niya. 8 years na. 8 years, ang bilis ng panahon. Grabe. Kami namin si Fiona. Bali, dyan po nakalibing lahat ng mga bata po na ano ba, pinanganak na patay or na nakunan. Yan, dyan lahat ba, mga bata. Tagtindi muna ng kandila si Martin. Punta ko dyan, maya, pagtapos nila. Hindi pala kasama namin si Philip dahil masama ang pakiramdam po ni Philip. Nagsusuka kanina. Tapos nakitan siya, nilala ni Martin kanina sa hospital. Piyuna, ni sitsin pa yung sike. Hiya, besa. Nila namin panya-check up niya kanina ba? Binigyan ng gamot. Yeah, mama. No in head, ne? Yan na po. 8 years na. Diyan po nakalibing sa... Here, shot, ne? Diyan po na side. Lahat po yung baby po nilibing dyan. Tapos dito ka lang magsinti ng kandila. Lahat po nakalibing po ng mga bata dyan. Tumubo na lang yung mga grass. Oh, may bago nga oh, yung dalawa. Daming laruan. Nung namatay yung anak ko, nung nilibing, may nakasabay na ano, kambal. Pinanganak na patay yung kambal. Masakit siguro yung mga bata. Ang aking assistant ngayon po, si Fiona. May bibilhin siya. Samahan natin si Madam Fiona. Dala pa ng kanyang ano. Ayawa ni Madam Fiona. Auto. Ay, kung madagib sa popcorn. Kung ba ito? Ang city namo city namin dito napakatahimik po. Walang katao-tao. Ano lang din kasi, konti lang din kasi tindahan dito. Saan ba kami pupunta ni Fiona eh? Saan tindahan ba yung gustong pumunta ang bata na to eh? Tapos na po kami sa Rosman. Dito kami yung nag-inom ni Martin last time. Mamaya pa yung mag-open o sirado ata sila Lunes. Rest day ata nila yung Lunes to. Corona test center. Yan, yung may taong nakatayo. Perfect tong ginawa nila para summer ba? Magligo ang mga bata dyan kung init. Kung sobrang init. Ang daming maglalaro ang bata pag napakainit. Eh, Fiona? Tahimik na yan ba dahil maraming ang nagbakasyon? Hala. Ang lamig niyan. Fiona? Sirado mo. Wala man nag-ulan. Punta na kami sa balik doon dahil si Martin kukunin niya kami na tapos na yung trabaho niya. Nya, yeah, pati. Ang bahay dito ba? Old na. Na ninorenovate lang. Gustong-gusto ko itong city namin. Kahit maliit lang siya, pero maganda tingnan. Ah, here, Fiona. Dukans mama po tumakil niya. Pa-picture ako kay Fiona dito sa... Fiona. Sak, mahal. Hello. Sabi ko sa kanya, maghalo muna siya. Subscribe! Wow, Fiona. Nakmal. Siya na, kamansyon siyon sitsin eh. Sabi ko po sa kanya, maganda na kasi ni Renovito ba? Pwede na makaupo. Please, like, subscribe! What? Pwede? Gimbis, pababo sa underso. Daso ka na. Loiti eh. Nabring manirigin siya. Naiya na siya. Sabi niya, tama na daw dahil nahiya daw siya. Wala naman tao. Tayo lang naman tao dito. Oh. Tahimik man. Walang tao.
Come. Namusta? Yeah. Ganda na umay po. Kapuno pa sila. Oh. Sirado ang mga ibang tindahan dahil ano ba? Nag-ano muna, nag-lunch muna ng mga tindera. Pero yung ano lang sa mga perfume na tindahan, ano, open pa siya. Ito lang mga maliliit na tindahan. Sirado. At saka sa Rossmann, bukas naman sa Rossmann. Hindi pa to tapos dito. Dami bang nahukay ng mga kalansay dito ba? Itong mga dinaanan namin ni Fiona. Binalita kasi bago lang. Nung inayos dito ba, may nahukay silang mga kalansay. Tagal na, ilang years na. Ilang years na yun. Ito yun. Ah, sirado din pala ang ano. Ang perfume. Nag-lunch din ang tindera. Napupunta na kami doon ulit kay Martin. Ito, may tubig din, oh. Tagal na akong hindi nagsakay ng taxi. Nung naoperahan si Martin, palagi akong nagta-taxi ba? Dahil winter kasi yun ba? Paghatid minsan sa mga bata, may snow. Kaya tumatawag akong taxi. Kung takot ako maglakad. Madilim pa ba ya winter? Alas 6, madilim pa. Mga alas 8 pa siya. Maliwanag. Simula nang nag-drive si Martin, hindi na kami sumakay ng taxi kasi mahal. Lalo na ngayon, nagmahal ang gasolina. Mahal na siya. Ang balik na dun. Here. Tumusin tayo dun, ala din. Fiona. Sama-sama man si Fiona eh. Fiona. Gusto niya mupo dito. Sabi ko, hindi ka na pwede mupo dyan dahil malaki ka na. Fiona. Fiona, gusto kumain ng ice cream. Bas mo si ito, Fiona, here? Para si tiramisu. With lupel biscuit. Huh? What's the name? Musti ice is in nisupil Zeus. This is wasa ice. Wasa ice. Ayaw ni Piona kumain itong. Nine. Rishma. Mas sa akin kasi may ano siya, may alcohol ba, kaya inamoy ko muna yung biscuit, ang yung waffle kung walang alcohol. Ito kasi si Fiona gustong kumain ng ice cream eh. Pakain tuloy. Ay, nay. Does it met alcohol, Sean? Does it met alcohol? Nish meda. What's this kombucha? Does it met vodka? Yeah. Hmm. Risto alcohol, risto das nish. Yes. Want pina masarap? Pina masarap? Sobe. Nee. Wat je zegt om citroen maar. Nee. Special. Special besha. Unten, ganz unten. Ein Whisky. Ja, ist der. Milch, Sahne, Whisky, Mandelsplitter und eine Kirche. Kapa ni Fiona eh. Fiona, gahanap ako ng masuot para sa Orla, bakasyon ba? Tag-10 euro siya. Maano ma... maganda. Pang summer. Mahaba lang oh, matapakan ko. Sure. Maganda siya. Yung kulay niya. Ganap tayo ng iba. At maraming salamat! I'm also with you. And also with you. Magtapon po kami ng basura ngayon sa ano, container. Papel ba? Kasi yung sa amin madali mapuno. Tapon muna namin. Ito na yung nabili ko sa panglinis lang ng ano ba. Maglilinis ako ngayon sa kusina namin. Tapos i-defrost ko po yung aming refrigerator. Linisan ko. Dahil man, wala namang pasok ng mga bata. Kaya sa bahay tayo maglinis. Hello po! Nasa bahay na kami.
kauwi lang namin, galing kami doon sa city. Dahil si Fiona, gustong kumain ng ice cream at gusto niya doon, doon kami kakain. Kaya, dinala namin siya doon. Sinuklayan niya naman niya ako. Gusto ko noon na magsuklay sa buko ba, makatulog ako. Kaya, sabi ko kay Fiona na, wag ano na, tapos na dahil baka matulog, baka tulog tayo. Doon kami sa sofa, ni Uma dyan, sa living room niya. Nainis mo siya, tapos si Felix, mahulog. Hey! Narumi. Philip! Fiona na. Yeah. Kwento ko pala sa inyo yung nangyari kay Philip kahapon dahil kahapon ginising niya kami ni Martin. Tulog pa kami ni Martin. Mga city media tayo. Ano? Suso na. Sabi niya na ilang beses na daw siya nagsuka. Ako naman tumayo agad na ano ako. Nabigla ako ba? Tapos nung ano pag paglabas ko sa kwarto, yun nga, sukas, nagsuka siya. Masakit din yung tiyan niya. Tapos na, ano daw siya, isang beses lang siya nagpupo daw. Tapos, pero maraming suka ba? Masuka. Nung pagising niya, mga alas city daw, before mag alas 8, ilang beses na siya nagsuka. Hanggang mag alas 12. At, tuwing umiinom siya ng tubig, masuka agad niya. Kaya nagalala ako dahil po dito po sa amin, pag nahawa yan sila dun sa school nila ng ganyan, no? Nagsusuka, tas ano, nagtataiba. Natakot ako dyan kasi masuuma, pag nahawa yan, dinadala talaga yan sa hospital palagi. Nung last time na nahawa si Uma, muntik na po si Uma mamatay nun dahil na-dehydrate siya ba? Dahil ayaw na niya uminom ng tubig, tas di ba yung mga matanda, may hina ng resistensya, tas suka pa ng suka, di ba? Lalo pang nanghina yung katawan nila, kaya natakot kami nun kay Uma. Tumawag kami agad ng, ano, tumawag kami ng ambulansya. Buti na lang ba na agapan na talaga siya sa hospital. Kaya natatakot po talaga ako na yung mga anak ko, mag-ano yan sila, mahawa sa mga kanyan ba dahil nga kay Uma. Madelikado siya sa matanda at sa maliit na bata. Siguro yung mga hindi pa nag one year ba. Delikado yung ganyan, suka, sabi saya pa, suka kalibang tawag niyan. Yun, sabi ko kay Martin, nagalala na ako dahil nga tuwing umiinom siya, suka agad. Tapos kunti-kunti na lang yung iniinom ni Philip ba? Pero palagi naman siya umiinom, pero kunti lang kasi masuka nga niya agad. Sabi ko kay Martin na tumawag na siya ng doktor, anong gagawin namin? Yun, tumawag siya, sabi naman ng nakasagot doon na nurse sa dito kasi sa Germany, pag Sunday, sirado po ang clinic. Sa hospital lang, may open na clinic pang emergency ba? Kaya dinala namin doon, tumawag si Martin before siya pumunta doon. Sabi ng nurse na dalhin daw si Philip doon. Tinanong kung ilang taon doon, mabuti na lang dahil konti lang daw yung pasyente ba. Dinala siya ni Martin doon sa hospital. Yun po, sabi po ng doktor, ni ano din yung doktor yung ano yung sa appendix niya ba? Kasi ano din din yan pala na yung, ano din pala yan no, sa yung yung sa appendix, nagsusuka din ka pala niya, no? Isa din yan pala, isa symptoms din pala. Yun, nitry naman ng doktor, diyan dito, pinipisit ng doktor ito, wala naman, okay naman, di naman daw masakit, sabi ni Philip. Yun, tas, ano yung, tiyana ba? Kaya yun, sabi ng doktor, binigyan siya ng gamot para sa cramps sa tiyan, kasi sumasakit yung tiyan niya, at gamot para hindi na siya magsuka. Yung pag-uwi nila kapon, yung po, ito po mga anak ko, hindi po to sila sanay umiinom ng gamot dahil hindi po to sila palaging na nagkakasakit ba na umiinom ng gamot pag ano to sila, nagkasipon or ubo, hindi ko naman to sila agad pinapainom ng gamot kung hindi naman kailangan. Magpahinga, kain ng masustansyang pagkain, hindi po talaga to sila sanay sa gamot, kaya na medyo maano ako talaga pag ma-stress, mag-alala ako pag nagkasakit yan sila at kailangan na uminom ng gamot dahil ayaw, hirap pa inom, lalo na to si Philip at si Fiona. Mga hindi mga sanay uminom ng gamot. Tapos kahapon, kailangan niya uminom ng gamot para hindi na siya magsuka. Yun, nadala na ano naman niya, nainom naman niya yung gamot na binigay namin. Kasabi namin, pag inom mo, kain ka lang agad ng ano ba, candy, a biscuit yung kinain niya. Yun, kumain naman siya. Thank you Lord at na ano naman ni Philip, nalunok talaga niya yung ano ba, medicine ba. Ay, na-stress talaga ako kahapon. Buti na lang nung pag-uwi nila galing hospital, hindi na siya nagsuka hanggang ngayon. Pinagbawalan siya kahapon kumain ng matatabang pagkain, matatamis. Yung ano lang muna, yung medyo maalat na biskuit ba. Yun ang pinakain sa kanya.
buti na lang ngayon at okay na siya. Siguro may nakain siya sa, kasi kumain siya na yung palaman ng tinapay na ano ba na, para siyang giniling. Baka expired na siguro, ganyan ko. Yun naman naman kinain niya. Tapos sa school, kumakain naman niya doon ng lunch. Siguro nahawa doon, ganyan ko. Natakot po talaga ako dahil kung magkaano mahawa si Uma, tapos si Fiona. Yan, pag nahawa yan sila ng ganyan, no? Si Fiona, si Martin, si Uma, at si Philip. Sila talaga yung apat. Ilang beses na po yung nangyari dito sa amin, yung nagsusuka, nagtatae. Ilang beses na po yung nangyari sa amin. Kami dalawa ni Michelle, hindi po nahawaan yan. Tinatanong ko na po ang doktor na sinasabi ko na po sa doktor na sa tuwing may ganyan po sa bahay namin, kami dalawa ng anak ko, hindi kami nahawaan si Michelle. Sila lang talaga, si Martin, si Fiona, si Uma, at si Philip. Sila lang talaga ang after nung isa, sunod naman si Fiona. After ni Fiona, sunod si Martin. After si Uma. Si Uma talaga yung pinakalas na mahawaan. At buti na lang ngayon, wala pang nahawaan. Siguro may nakain lang siguro si Philip na nasira. Siguro ba sira? Siguro kaya nagsakit yung tiyan niya, nagsusuka. Ewan ko lang. At sana naman hindi na wala nang mahawaan dahil mag-alala ka talaga, lalo na kay Uma. Lalo na ngayon, Uma, mas mahina na yung resistensya ni Uma ngayon. Kaya natatakot po talaga ako kahapon na, hindi na kami, imbis na alis kami kahapon, mamasyal kami, hindi na lang kami umalis dahil kahapon po, pangit din po ang panahon dito. Hindi naman po siya umulan, pero ano lang ba, dag-um lang ba? Kulimlim. Kulimlim yun, tabi ng Tagalog, kulimlim. Tapos ano, hindi naman po siya umulan, pero kaya nga po si Philip nagsusuka, tapos matakit ang tiyan, kaya hindi na lang kami umalis. Kasi po ngayong Sunday, mag-start na po si Martin ulit ang trabaho. Night shift siya agad. Ka-stress talaga ako pag night shift yan si Martin. Eh, dahil yung mga bata ba maingay, kaya nag-plan na ako next week kung anong gagawin ko sa mga bata. Next week, pupunta kami sa si Pibib. Dadalhin ko sila sa sinihan. Manood kami ng film. Baka after nyan, dalhin ko sila mag-swimming kami para may magawa kami ba. Dahil dito sa bahay, maingay sila, mag-aaway yan. Tapos natutulog yung papa nila. Siyempre, matagal na pong hindi nagtatrabaho si Martin simula pa noong November, December, January, February, March, April, May, June. Diba, tagal-tagal na din, 9 months na. Kaya sabi ko sa kanila na alis kami para hindi ma-disturbo yung papa nila. Dahil si Martin po, isang sigaw lang po sa mga anak, magising yan, hindi na yung makatulog ulit. Kawawa naman, no? Pagtrabaho ng buong gabi, tapos walang tulog, kaya sabi ko sa kanila, lalabas tayo. Na ano po talaga kami ni Philip kahapon. Buti na lang po na okay na siya ngayon. Salamat Lord. Dahil vacation ba yan? Summer vacation. Tapos may magkasakit, diba? Kawawa rin yung bata. Sabi ko sa kanya na ano. Kanina, nagluto po ako ng crispy fry. Gustong-gusto niya pa yung kumain. Sabi ko, pinagbawalan ka ng doktor. Sabi niya, please mama, isang ano lang to, isang manok lang to. Dahil hindi na naman daw siya nagsuka. Kaya binigyan ko. Ngayon, okay naman siya. Naglalaro sa taas ng kanyang ligo. Gusto niyang magawa ng kanyang... Wow, ang ganda tingnan. Oh. Ano ng kulay ba? Wow, i-off ko muna pong light. Na. Wow. Sabi ni Martin, videohan ko daw. Pakita ko po sa inyo. Wow. Yun, eh. Sabi ko kay Martin, ang ganda tingnan. Kanina ko pa po yun napansin. Nagiho ako ng tinapay kay Uma ba? Ngayon kasi kumakain si Martin ng kanyang dinner. Tinapay. Ang ganda tingnan. Magandang umaga po. Papunta na kami ni Fiona sa kanyang appointment. May appointment po siya ngayon. Ito yun si Fiona. Hi, Fiona! Inaantok pa si Fiona. Kasi ang aga namin nagising dahil bawal man malate ba? Kahiya mo na malate ay. Tapos si Papa Martin, may trabaho po siya ngayon pang umaga. Kaya wala kaming driver, kami lang ni Fiona. Okay lang kasi malapit lang naman, maglakad lang naman kami. Magpaano pa, nagpa-araw pa kami. Oh. Nagpa-araw pa kami ni Fiona. Oh. Ang ganda ng panahon ngayon. Tapos mamaya, si Martin naman ang kasama ni Michelle. May appointment si Michelle mamaya. Sila naman ang papa niyang kasama. Kayo, ako si Fiona ang aking kasama.
samahan sa kanyang appointment. Hello po, nasa bahay na po kami ni Piona. May ikikwento lang po ako sa inyo. Kanina, di ba hinatid ko si Piona doon sa kanyang appointment po. Tapos 50 minutes pa si Piona doon, kaya pumunta muna ako ng city. Bumili ako ng tinapay at kumain din ako ng tinapay at uminom ako ng kape. Kasi may time pa man ako, pero nagmamadali ako dahil 50 minutes lang ngayong time natin. Tapos after nyan, pumunta po ako sa Rosman dahil bumili po ako ng ganito ni Piona mask. Kasi wala siyang dala, tapos bawal to sa, wala, bawal pag walang suot ganito sa bus, hindi ka papasukin. Kaya bumili ako to para kay Piona. At nung pagpasok ko, walang customer sa cashier. Tapos yung tindera, nag-ayos siya sa regal, sa cabinet ng mga bagong sigarilyo, nilagay niya. Pero dyan lang mismo sa cashier kung saan siya nakaupo. So busy pa naman siya, nilagay ko muna yung mask doon sa ano. Nilagay ko muna kasi wala nga ang ibang customer. Tapos kumuha lang ako ng tubig sa refrigerator. Katabi lang siya mismo ng cashier. Tapos sabi ko, nung paglingon ko, may babaeng dumating, customer, German siguro yun siya, siguro German. At sabi ko sa kanya na, tinabi niya yung mask ko ba? Tinabi niya. Sabi ko sa kanya na, akin yan. Sabi niya, yes, I know. Sinagot ko ng ganyan, pero German yung pagkasabi niya. Sabi ko, sa akin yan. Tapos tinignan ko siya, kasi hindi naman po maganda yung ginawa niya, di ba? Kasi, Nakita niya naman po ako na nakatayo lang mismo doon sa katabi lang naman sa cashier lang mismo ako nakatayo sa refrigerator kasi kumuha ako ng tubig. Tapos tinabi niya yung sa akin, tapos nung tinanong ko siya na akin niyan, sagutin ka lang ng ganyan, 'di ba? Syempre nainis ako. Tapos nagalit siya kasi syempre nandun ako pa yung nauna, 'di ba? Tapos yung tindera, busy man siya. Hindi man siya nagantay sa akin para siya mismo nang siya na mismo yung unahin, di ba? Yung tindera, besi din naglagay ng mga sigarilyo sa kabinet ba? Kaya nagantay din siya nung ano niya, inuna niya yung sa kanya. Tapos yun, nagalit siya. Binalik niya yung sa akin dun sa harap. Tapos tinitigan ko siya. Sabi niya sa akin, bakit ako nakatingin? Sabi ko, wala. Wala lang. Sabi ko lang sa kanya, ganyan. Sabi ko, di sabi ko sa kanya na hindi naman maganda yung ginawa mo kasi nakauna ako tapos inano mo. Busy pa naman din yung tindera, di ba? Nakatingin galit na galit talaga siya sa akin. Yan ang ibang mga tao dito. Minsan, no, galit na galit yan sila sa mga Asian. Ikaw, pag wala kang ginagawa, para kang kakagatin, ba't titingnan ka ng galit na galit sa'yo ba? Hindi naman po lahat, pero marami na po akong na-experience na ganyang tao dito sa Germany. Kaya minsan po nakakainis ba, pero minsan mababa po ng tingin nila sa mga Asian ba? Kaya nagalit po talaga, nainis po talaga. Hindi naman po lahat. Grabe yung ano niya. Tatas sasagutin ka lang. Dapat nga magsabi ka, ay sorry, sa iyo pala yan. Kasi di ba, pag ako ganyan ako, pag na may nagawa din ako hindi maganda, nagsasorry talaga po ako sa mga German, mga ganyan ba. Pero siya sasagutin ka lang, tas nainis pa sa katingin sa iyo. Siyempre ba, nainis lang ako ba? Kasi ganun ang ginawa niya. Pwede naman siya magtanong sa akin. Pwede ako mauna dahil nagmamadali ako. Pero hindi lang ganun tatabota. Sasagutin ka lang, yes, I know. Sabi ko, nagalit pa siya. Tinitigan ko siya. Ganyan na lang ako sa ulo ko. Walay batasan. Kung sa Bisaya pa, walay batasan. Kung ano ba, stress. Mga tao dito minsan mapag-stress sila ba? Dinadala nila yung inis nila sa labas. Binibigay nila sa ibang tao. Ako, ano talaga ako, kasi nagmamadali din ako dahil nga sa anak ko. Kung may time lang po ako, paunahin ko na po yun siya kasi siya, walang problema yun. Kasi nagmamadali din ako, ano na lang, 10 minutes na lang yung time ko na dapat nandun na ako sa kay Fiona para kunin ko siya. Nagkakaloka. Tapos siya pa nagalit. Siya pa nainis sa akin. Hindi naman siya naman ang may ano, hindi naman maganda yung ginawa niya, di ba? Papa Schnell, Papa Martin is na, nadwating na, nagbisikleta. Hala ka. Wow, dabi sa ba Schnell? Hello. Wow. Yeah. Ay. Nagbisikleta, galing trabaho. Diyan siya dumaan, ha? Nakakasurprising.
Sit in best malcourt sa MT Bagatin. May kaputi yan, sa tringin ni Oven. Oh! Nee, das geht nicht. Kannst du sitzen? Das geht nicht da. Leider, leider geht das nicht. Na, guck mal. Das hält dich leider nicht aus. Nein, hier drauf. Nee, das geht nicht. Ich nag-upo muna kami sandali dito sa garden. Dito ako nag-party nung 30th birthday ko. Ganda ng view, di ba? Ganda ng view natin sa taas. Wow! Ano din dito ba? Yahay dahil may puno. Maganda dito mag-standby ba? Sa hapon, mga last 3. Mainit dito. View na. Yan, bisikleta ni Papa niya. Michelle sa inok ni Philip, no? Philip at Dush pala, tigida. Ha? Hmm. Ja. Besser als brechen. Ja. Ja, die wollte ich... Hier! Nochmal. Against the lights, man. Ja, noch ein bisschen schnell. Beste. Kleine Babys. Mahal ba naman yung bisikleta ni Martin kay electric bike yan. So, maskis ka maskis. Oh, diyan na yun. Diyan sa house, oh. Pauwi na kami. Punta na kami sa bahay. Lapit lang yung sa amin diyan sa babaan. Magbisikleta na siya papuntang trabaho kasi mas mabilis siyang darating sa bahay ba? Lapit lang naman po, pero gusto niya magbisikleta. Kasi mahal yung gasolina. Bago pa lang yung bisikleta niya. Maganda ang electric bike. Doon siya sa gubat dumaan. View na oh. Si Philip hindi sumama dahil ano daw. Philip hindi sumama. Namad. Si Michelle sa kwarto pa niya, di pa umakyat sa taas kanina pa. Hindi ko pa nakita si Michelle. Ay! Si Fiona, gusto din niya sana magbisikleta. Sabi ko sa kanya, nahin. Ayaw kong dalhin yung bisikleta mo dito kasi pataas ba? Saka na lang pag ano, hindi tayo nagmamadali kasi ngayon may appointment si Michelle. Magluto pa ako ng pagkain. Naiwan na ako. Wala pa naman akong susi. Inulega ka na dito. Tarot, 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 t